Sa balita na ating nakalap, nagkaroon ng bagong sigalot sa pagitan ng Russia at United Kingdom matapos pasukin ng isang Royal Navy Air Defense Destroyer na HMS Defender ang territorial water sa pinag-aagawang teritoryo sa Crimea. Ang Crimea ay teritoryong pinag-aagawa ng Russia at Ukraine, ngunit kontrolado na ng bansang Russia sa ngayon. Sinasabing naglayag ang HMS Defender 3 kilometro mula sa coastline ng Crimea upang magsagawa ng Freedom of Navigation Operation at bilang pagsuporta na rin sa bansang Ukraine. Hindi kinikilala ng international community, lalo na ng mga Western countries, ang soberanya ng bansang Russia sa Crimea. Kinikilala din ng United Nations at ilang daang bansa na parte ito ng teritoryo ng Ukraine, samantalang 6 na bansa naman ang sumusuporta sa Russia. Ito ang Cuba, Nicaragua, Venezuela, Syria, Afghanistan at ng North Korea. Ang freedom of navigation na ginagawa ng United Kingdom ay hindi kinatuwa ng Russia at dito na uminit ang tensyon. Pinaputukan ng Russian Navy patrol boat ang British Royal Navy destroyer bilang pagbabanta na handa nilang palubugin ang barko kapag pinagpatuloy pa nito ang panghihimasok sa kanilang teritoryo. Ito ang pinakaunang beses na gumamit ang Russia ng live fire ammunition upang harangin ang isang NATO warship simula pa noong kasagsagan ng Cold War, at nagpapakita ito na muling nanunumbalik ang umiinit na military conflict sa pagitan ng NATO countries at Russian Federation. Itinanggi ng Britain Ministry of Defense na pinaputukan ng kanilang barko at sinabing nagsasagawa lang ang HMS Defender ng innocent passage sa Ukrainian waters. Ngunit sa isang video na inilabas ng British Broadcasting Company o BBC, ay mukhang totoo nga na may nangyaring gulo sa pinag-aagawang teritoryo. Makikita sa video na nasa battle stations na ang crew ng HMS Defender matapos silang warning nga ng sumusunod na Russian Navy patrol boats. Marami ding mga usap-usapan na lumabas na isa itong setup na ginawa ng British government dahil nagkataon na may kasamang media ang British Royal Navy. At habang nagkakagulo na, ay patuloy pa rin ang pag-interview ng media sa mga crew. Makikita din sa video ang mga Su-24 bomber na lumilipad malapit sa British Navy destroyer. Sinasabing binagsakan ng bomba ng mga Russian aircrafts ang ruta na dadaanan sana ng HMS Defender upang lumiko ito at bumalik sa pinanggalingan. Naglabas din ang Ruptly na isang Russian-owned news channel ng sarili nitong video sa nangyaring insidente. Makikita ang pag-warning shot ng Russian patrol boat sa British destroyer na patuloy pa rin na naglalayag sa kanilang ruta. Ilang beses din sila winarningan ng Russian patrol boat, ngunit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang barko ng Britanya. Umalis rin ito pagkatapos ng ilang minuto dahil patuloy na binabagsakan ng Russian bomber ang kanilang ruta. Naglabas ng pahayag ang Russian Foreign Ministry spokeswoman na si Maria Zakharova at sinabi na walang galang ang Britanya sa ginawa nitong panghahamon at sinabing isa itong paglabag sa international law. Pinatawag na rin ang ambassador ng Britanya upang magprotesta sa ginawa ng British destroyer at iminungkahi na imbestigahan ito ng British government. Nagpahayag naman ng suporta ang Foreign Ministry ng Ukraine sa Britanya at sinabing ang agresibong aktibidad ng bansang Russia at military occupation nito sa Crimea ay patunay na malaking bantang bansa sa kapayapaan sa Ukraine pati sa mga kaalyado nitong bansa. Nananawagan din ang Ukraine na magkaisa ang NATO ally sa Black Sea. Nagbanta ang isang top Russian official
na direktang tatamaan ng bomba ang mga British warships kapag inulit pa nila ang ginawa nilang panghihimasok sa Crimea. Ngunit pinawalang bahala ito ng British government at sinabing itutuloy ng kanilang Royal Navy ang Freedom of Navigation operation sa lugar dahil parte ito ng territorial waters ng Ukraine. Ang HMS Defender ay orihinal na parte ng UK Carrier Strike Group na maglalayag sana sa South China Sea upang magsagawa pa rin ng Freedom of Navigation operation. Ngunit binago ang mission nito at nilipat sa Black Sea upang tulungan ang Ukraine. Nagpahayag ng pagkabahala si Russian President Vladimir Putin dahil sa dumadaming pwersa ng NATO sa Russian border. Sinabi din ito na ayaw makinig ng NATO sa mga plano nila upang mabawasan ang tensyon at maiwasan ang mga insidente kagaya ng nangyari sa Black Sea. Magsasagawa din ng naval exercise ang NATO ngayong linggo, ngunit nananawagan ang Russian Embassy sa Washington na kansilahin ang planong naval exercise. Nitong nakaraang taon ay nagkaroon din ng tensyon sa Black Sea matapos magsagawa ng military exercise ng Russia sa teritoryo ng Crimea. Ngunit pinabalik din ang pwersa ng Russia matapos magbanta ang Estados Unidos na magpapadala ito ng 2 warship sa lugar. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli!